Hi, hi, hello, hello everyone. This is Margaret G and welcome back to my channel. For today's video, gagawa tayo ngayon ng DIY clay blush or DIY blush cream. So ano nga ba ang mga ingredients para makagawa ng clay blush? First, kailangan natin ng moisturizer. So I have moisturizer here which is Nivea Cream. So, ayun siya. And of course, kailangan natin ng blush or yung gusto natin na maging shade ng clay blush natin. So, meron ako dito lumang palette na hindi ko na ginagamit, which is a blush palette. So, ito siya. Sira-sira na yung laman niya. So, pwede na natin siyang gamitin for our DIY. And kailangan din natin ng mga lipsticks or yung mga hindi na natin ginagamit na lipsticks and of course lalagyan and panghalo. So, simulan na natin. Kunin na natin yung empty container natin and maglagay na tayo ng moisturizer. So, ayan, kuha lang tayo ng desired amount natin. And nga pala, ang gagamitin natin na panghalo dito sa brush na to ay yung dulo. Kasi kapag ito yung ginamit natin, sisipsipin lang niya or makukuha lang niya yung ilalagay natin na moisturizer. So, ito yung gagamitin natin na panglagay. Then, after that, lagay na natin yung blush on. Kuha na tayo ng shade na gusto natin. So, in this portion, yung gagamitin natin ay itong brush. So, ang bet ko na color is color brown. So, ito yung gagamitin ko. And then, kuha na tayo ng powder blush. So, this is my desired shade, which is may pagka-brown na may konting glittery. So, let's see kung ano yung magiging kakalabasan niya na color kapag hinaluan natin siya ng mga lipsticks at nilagay natin siya dito sa moisturizer. So, ngayon. Experiment. Para siyang chocolate. Ayan, dagdagan natin para mas makulay siya. So, yan. Okay na yan. And then, after that, siguro ito na lang yung pangahalo ko. Kasi parang ang hirap kapag ito yung pinanghalo. So, ayan siya. Haluin lang natin. Para siyang ice cream na nilagyan ng chocolate powder. Halo na. Amazing. Saya talaga mag-ganita. Mag-experiment. Walang magawa sa bahay. At walang magawa sa buhay. Ha? Kulay brown na siya. Para siyang chocolate. OMG. Look. And then after that, siguro lalagyan na natin siya ng lipstick. So, I have here the hindi na ginagamit na lipstick. So, putulin ko na lang siguro siya since hindi ko naman na siya ginagamit. And then, lalagay ko siya dito. Kuha lang dun ng amount na gusto mo. And then, ayun yung ilagay mo dito sa ating mixture. Wow, mixture. And then, after that, haluin natin siya at mix natin siya dito sa ating moisturizer and powder. So, kailangan madurog siya para humalo siya dito. So, in this case, parang ayaw niya maduro. So, parang kailangan ko muna ng mas matigas pa dito na panghalo. Oh my god! Parang
Durog na yung nilagay natin na lipstick. Ang bango! Ang bango niya! Medyo dugot na lang yung pagkakagawa natin. But that's okay. Let's fix na lang later yun. Kung hindi ko na ito lalagyan pa ng ibang shade ng lipstick kasi okay na ako dito sa color niya na parang color brown. And let's see kung ano yung shade niya kapag nilagay natin siya sa ipis niya. Okay, this is almost done. Kuha lang ako ng small amount dito sa kamay ko and let's see kung maganda siya. Ayan siya. Oh my God! Oh my God, guys! Sobrang ganda niya i-blend. And I think gagamitin ko to kapag pumapasok ako sa school. Kasi mukhang long-lasting siya dahil yung ginamit natin is powder din. And I think kapag natuyo siya, mas maganda siya. So, ayan. Sobrang lambot ng texture niya and sobrang daling i-blend. Hindi katulad ng mga clay blush talaga or yung ibang mga clay blush na sobrang hirap i-blend at madaling matuyo. Pero etong ginawa nating DIY is bukod sa nakaka-moisturize siya ng skin, nabibigyan pa niya ng highlight effect yung pisngi natin. Sa personal, meron siyang highlight effect kasi moisturizer yung ginamit natin. Ito na ang ating DIY clay blend! Sana ay nagustuhan ninyo at sana ay gumawa na rin kayo sa bahay ninyo. And of course, kung nagustuhan nyo ang video na to, please give this a thumbs up and don't forget to subscribe! Maraming salamat sa panonood and sana sa next vlog ko ay nandito ka pa rin. And thank you so much! See you on my next vlog! Bye!